Napatunayan sa isinagawang imbestigasyon ng Education Department na may irregularidad sa pagtuturong ginawa sa mga salugpungan school sa Davao City. Dahil dyan, hindi na pinapayagang magamit pa ang mga naturang paralan. May report si Regine Lanuza ng PTV Davao. Tuluyan nang ipinasara ang 55 salugpungan school sa Davao Region matapos ilabas ang resulta ng fact-finding na pinangunahan ng Department of Education Region 11. Inisyo ang Notice of Resolution kay Salugpungan Tatano Iganogon Community Learning Center Incorporated Executive Director Maria Eugenia Nolasco. Nakasaad dito ang resulta sa investigasyon at irregularidad sa operasyon ng salugpungan schools. Ayon sa spokesperson ng DepEd 11 na si Dodong Atilio, isa sa naging basihan sa naging desisyon ang pahayag ng dating estudyante ng Salugpungan School na si Elias Dondon. Sinabi nito na sa 5 taon nito sa pag-aaral sa Salugpungan, letra at numero lamang ang itinuturo sa kanila. Pero base sa curriculum ng DepEd, kailangang maturuan ang mga estudyante ng grade 1 to 10 ng lahat ng subject. Dagdag pa nito na full-time member ng NPA ang isa nilang teacher. Sa isinagawang fact-finding ng DepEd, lumabas rin na imbes sumunod sa DepEd curriculum, pagre-rebelde sa gobyerno at mga ideolohiya ng NPA ang itinuturo sa mga bata. Salugpungan schools do not teach in accordance with the guidelines set forth by the Department of Education. The students were used by Salugpungan schools in rallies and they teach the pupils with different ideologies from what government advocates. Sinabi rin ni Atilio na maraming ebidensya ang nakuha na nagpapatunay na ang mga salugpungan school ay hindi sumusunod sa curriculum standard ng DepEd. Dinadala din nila ang kanilang mga estudyante sa ibang lugar nang walang pahintulot sa mga magulang ng mga bata at ginagamit nila ito upang makalikom ng pondo. Hindi rin let passers ang mga guro nila. Nag-ooperate din ang salugpungan school sa loob ng ancestral domain kahit na walang pahintulot sa mga lubad sa komunidad. Wala ring learner's reference number o LRN ang mga estudyante. Kanang isyu nga ma-display sa mga bata, masulti namo nga dili siya wala siya kamatuoran because we have schools that can properly and appropriately respond to their needs. Samantala, suportado rin ni NCIP Davao City Provincial Officer Cristito Ingay ang hakbang ng DepEd na isarado ang salugpungan schools. Pwede pang umapila ang management ng salugpungan sa opisina ni Secretary Leonor Briones. Pero pinanindigan rin ng DepEd 11 ang naging resulta sa isinagawang investigasyon. Doon na may partnership sa DepEd na instead of kuan sa lugpungan i-put up na ang integrated school diha sa kuan sa ancestral domain. Sa ngayon, meron ng 193 DepEd schools na nag-aasikaso sa mga estudyanteng lumad sa buong Rehiyon 11. Regine Lanuza para sa Bayan.